Isang shrine ang itinayo bilang pag-alala sa unang katolikong pari mula sa Korea na naniraan sa Bulacan noong unang panahon. At yan ang dinayo ng ating kalyaherang si Tita Cory Quintos. Tita Cory, ano bang mga makikita dyan sa shrine na yan? Umagang kayo, ganda sa iyo, TJ. Eto nga, nandito ako at naglalakad mismo dito sa garden itong St. Andrew Kim Daegon Shrine na makikita dito sa Lulomboy, Bukawi, Bulacan. Kung makita mo naman, dito pa lang sa garden nila, nako, napakaganda na. At hindi lang yan, kung sisilipin mo ang kanilang retreat house, maging ang chapel, nako, talaga namang Korean-inspired. Alam mo, TJ, para sa mga hindi nakakakilala kay St. Andrew Kim Daegon, siya nga yung sinasabi natin na unang pare na Koreano ng mga Katoliko. Nag-aral sa China at sa Pilipinas. Alam mo, TJ, ninais niya kasi na maglingkod sa mga kapwa niya Katoliko sa Korea. Kaya naman, para magawa ito, kinailangan niyang umalis sa kanyang bansa para mag-aral dahil pinapatay noon sa Korea ang mga Kristiyano. Noong 1837 at 1838, maging 1849, ay tumira siya dito sa kumbento ng mga prayling Dominicano dito sa Bukawi na noon ay tinatawag na Hacienda de Lulomboy. Sumakay siya sa bangka mula Luok ng Maynila hanggang Ilog ng Bukawi. At dito nga itinayo ang St. Andrew Kim Shrine kasabay ng pagtatalaga kay San Andres Kim Daegon bilang ikalawang patron ng kanilang parokya. At para bigyan pa tayo ng ilang impormasyon tungkol nga dito sa ating tinatawag na St. Andrew Kim Daegon Shrine, makausap natin si Reverend Father Vic Robles, ang parish priest mismo ng Santo Cristo and St. Andrew Kim Daegon Parish. Umagang kay ganda po sa'yo, Father. Umagang kay ganda sa lahat ng viewer natin at lahat tayo naghahanda sa tinatawag nating mga Semana Santa. So, bumabati po ako dito sa Santo Cristo Andrew Kim Daegon na kakaiba. Dito po ay mayroon na dito na labi o relic ni Andrew Kim na isang paring dalyuhin nila at doon sa parokya naman yung Station of the Cross na pwede nilang pagdadasalan ito ngayong Holy Week. Okay po. So Father, makikita natin itong nasa ating likuran lang na may ilaw pa ngayon na napakaganda kung mapapakita natin. Ano po ba itong pagoda na ito at ano ang kakaiba dito? Ito pong itong lugar na ito ay binili ng mga Koreano. So nung matrace nila na sumusulat si Andrew Kim, binili na itong lugar na ito at dinevelop nila as parang isang shrine. So, yung nakikita natin pagoda, yan ay nagre-represent sa Seven Sacrament. Actually, ang architect dito ay isang Koreano. Kaya mapapansin ninyo na, kaya usually yung mga tao pagpupunta dito, i-explain namin na it represent the Seven Sacrament. And then yung mga gabay niya, mapapansin nyo na parang palikuliko. Kasi po, nagre-represent ito na si Andrew Kim ay naglakbay mula sa Korea, nagpunta siya sa Shanghai. From Shanghai, dahil nagkagulo sa Shanghai, nagpunta siya sa Macau. From Macau, nagpunta siya dito sa Pilipinas, particular sa mga paring Dominicano. At nung panahon yon, mayroong parang retreat house dito ang mga Dominican fathers na pumupunta siya dito ng every 2 years, 1849 hanggang 41. So every other 2 years, nagre-retreat siya dito. Okay po. So Father, yung sinasabi mo kanina na paalon-alon, ito ba yung makikita natin dito sa paligid na yan? Ito yon. Oo. So, yung dito yung makita natin dito, yung kaya in-explain sa akin ng architect na it represent yung paglalakbay niya sa dagat. Na parang kamukha natin, naglalakbay tayo sa buhay nito. At kaya nalaman na siya ay nagtira dito, nagsusulat siya. Mayroon isang landmark dito na dito sa garden nito na mayroon dating puno ng mangga na sinasabi na doon siya nagsusulat. Okay, nako, marami pa po tayong mga babanggitin mamaya na impormasyon. Medyo i-reserve muna natin yan, Father, ano? Kaya tulad ng sabi mo, yung mga nandito lang sa malapit, pwedeng-pwede itong gawing isama sa kanilang bisita iglesia ngayong Semana Santa. Maraming salamat sa iyo, Father Vic. At TJ, yan muna ang latest mula rito sa shrine na ito. Mamaya iahatid natin yung ilan pang makikita at yung mga pwede pang puntahan at mga activities nila dito sa shrine na to. At lilibot pa rin siya sa loob ng shrine ni St. Andrew Kim sa Lulomboy, Bukawi, Bulacan. Tita Cory!
TJ, kung kanina pinakita natin yung park dito sa loob ng shrine, nandito naman ako ngayon sa loob ng kanilang chapel kung saan makikita natin itong katawan ng puno ng mangga na ginawa nilang altar table. Alam mo TJ, hindi lang basta-basta katawan ito ng puno ng mangga dahil sinasabi nila na noong nandito raw si St. Andrew sa Bukawi, Bulacan, yun yung kanyang iniiyakan at niyayakap kapag siya ay nalulungkot, kapag namimiss niya yung kanyang pamilya doon sa Korea. At pati yung mga sanga nito, kung makikita natin, ay ginamit din sa pag-construct nila ng kanilang altar. Bukod dyan, makita rin natin yung mga murals dito sa loob ng chapel na ito na nagpapakita sa mga karanasan ni Jesucristo nung siya ay nabubuhay pa. At para syempre, bigyan pa tayo ng ilang impormasyon tungkol sa mga activities dito mismo na magaganap sa kanilang shrine. Makakasama natin si Sir Vince Lois, ang chairman ng Parish Commission on Liturgy dito sa Lulumboy. Umagang kay ganda sa iyo, Sir Vince. Umagang kay ganda din sa inyong lahat. Okay po. So, Sir Vince, ayun, meron po tayong nabalitaan na naghihimala rin daw po itong si St. Andrew. Oo, isa nga sa mga dahilan kung bakit ineklara siyang santo ng simbahan ay yung mga nagawa niyang himala. Mm-hmm. Kasama yung iba pa mga martir ng Korea. Dito sa Bulacan, may mga hindi na do-document masyado, pero may mga himala din siyang nagawa. Natatandaan ko, meron pang isang taga Hagonoy na taon-taon ay pumupunta dito dahil napagaling niya di umano yung anak nito sa isang napakalubhang sakit. Hindi naman dinetalye sa akin kung ano yung sakit, pero nagbibigay siya ng donasyon at dumadalaw dahil nga sa naghimala sa San Andres Kid. Okay, so bukod pa doon, siguro yung relic din na sinasabi natin na nandito sa ating shrine, tama, na yun. Talagang dinarayo po. Oo, daluyan ng biyaya at himala yung kapirasong buto mula sa kanang siko ni San Andres Kid na nandito sa isang maliit na chapel at po pwede ring dalawin ng mga tao. Okay po, speaking of pagdalaw po, ano, Sir Vince, pwede po ba nating ayayahan yung mga kapamilya natin na nanonood ngayon? At syempre, baka isipin po kasi nila na tayo ay may entrance fee dahil nga napakaganda nitong lugar na ito. Oo, pwede silang pumunta dito mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon, bukas ito. At wala itong bayad, walang entrance fee. At napakaganda nitong lugar na puntahan ngayong Semana Santa para sa inyong mga bisita iglesia, lalo sa darating na Webes, bukas, magkakaroon dito ng pagtatalaga ng Altar of Repose kung saan po pwedeng magdasal, magnilay, at pumunta sa buto ni St. Andrew Kim. Okay, so syempre bukod sa pagkuha ng mga litrato, dahil sabi nga nila kapag nandito ka sa loob ng shrine, para ka na rin nasa Korea. Bukod doon sa pagkuha ng litrato, Sir Vince, ano, siguro dapat din naisipin natin yung totoong essence talaga ng Semana Santa na pagdasal. Tama yun. Pangalawang rason na lang dapat kung pupunta tayo dito para maka-feel ng Korean atmosphere. Dapat ang pagpunta natin dito sa shrine ay tayo magdadasal, tayo ay makikipag-ugnayan sa Diyos, at tayo ay makaalam pa ng gusto tungkol sa buhay ni St. Andrew Kim. Okay, maraming salamat po, maraming Sir Vince. At tulad nga po ng sinabi ni Sir Vince, tayo po ay magnilay-nilay, magtika, at subukan po nating dalawin itong St. Andrew Kim Daigon Shrine dito sa Bukawi, Bulacan. Malapit lang po ito sa Maynila. So, kung nandito lang tayo malapit, pwedeng-pwede po natin itong puntahan ngayong Semana Santa. Balik muna sa inyo dyan, TJ. Maraming salamat, Tita Cory.